Hai guys, good morning. Ini apa Jan? Hai guys, hello, good morning po sa lahat. Welcome po sa ICO. So, pakishare naman po ng link natin para mag-umpisa na po tayo. Yun. Medyo nakapasa. May ilang views na dyan? Okay. Hi, good morning po sa lahat. Pakitype naman yung number one if narinig nyo ako ng loud and clear. Within 1 minute, mag-start na po tayo. And good morning po sa lahat ng mga viewers natin sa mga OFW kung saan ka man ngayon. Sa Jilin Project Community, good morning po sa lahat. Nais ko pong pasalamatan ang Jilin Project kasi binigyan po ako ng pagkakataon na mag-share dito at ipaliwanag ang empowered consumerism kung kaano kaganda. Okay? So, first time ko pong mag-ICO. So, I hope na huwag kayong alis kasi marami kayong matutunan dito. Okay? Marami lang mag-ICO. Okay, so let's start, guys. Medyo kinabahan, guys. Pasensya na. First time ko dito marunong sa Zoom. First time mag-Zoom. First time mag-share live. So, okay. Let's start, guys. So, kumusta po ang lahat? Kumusta po yung mga OFW? Kumusta ang lockdown? Welcome po sa ating ICO. So, ngayong araw na to, ang task ko po sa inyo, ang task ko is i-share sa inyo kung gaano kaganda yung empowered consumerism. Kasi maraming mga OFW ang nabago ang buhay ngayon, especially ako. So kahit lockdown, kumikita po kami ng malaki. Okay? So alam nyo naman, ngayon is meron tayong economic crisis. So lahat, halos lahat po, wala pong mga nawala ng mga trabaho. Maraming mga negosyante na nawala ng mga trabaho, nag-close yung mga company, maraming mga OFW ang naka-uwi. Pero, this is the right timing na pasukin ninyo ang empowered consumerism. Kasi, ang mga kumikita ngayon is more on online business, sa mga networking. So, yun, bago pong lahat, gusto ko lang pong magpakilala kasi sa mga hindi po nakakilala sa akin. So, by the way, my name is Marlon Garnet from Mindanao, Bukidnon. Isa po akong Bisaya. Siguro naman dito, marami kayong mga Bisaya. Diba? So, malata naman pag magsalita ako, Bisaya. Matitigas. So, guys, so, isa po akong guys, from Bukidnon. Dati po akong OFW sa bansang South Korea. So, may issue lang po ako dito na picture. Sandali lang. Yan. Hindi pala nakahanda. So,
So, meron pa akong i-share na picture sa inyo. Ito, kita mo? Kita ba? Ayan. Nag-share na siya. Okay na. Sandali guys ha. I-ano ko muna to. Okay na. Share na. Okay, nag-share na daw. Ulitin ko ulit ah. Medyo nangapa pa sa technical. Ayan, okay na. Sharing na. Okay guys, ako po isang dating OFW sa bansang South Korea. So, Filipinos pa ako sa South Korea. Na-invite po ako dito sa Empowered Consumerism through Facebook sa taong hindi ko kakilala. So, in short, nag-join po ako, nag-multiple accounts ako. Inaral ko yung sistema, sumunod sa upline, kahit anong hirap ko sa abroad, tinatrabaho ko po siya kasi alam ko na dito magbabago yung buhay ko. So umuwi ko ako, nag-for good po ako noong 2018 sa Pilipinas. So nag-design ako, ang mindset ko dati is iwan ko yung South Korea, pwede naman ako mag-TNT doon eh. So iniwan ko po yung South Korea at binago ko po yung linya ko kasi pagiging isang OFW, tumingin ako sa nakakatanda sa akin, yung tito ko, mabot siya ng 50 years, wala naman nangyari. So, iniba ko yung linya ko. So, kaya hinata ko po yung power consumerism. Nag-decide po ako mag-forboard dito sa Pilipinas 2018. At maganda po ang nangyari sa aking buhay kasi ang dami nagbago. So, isa na po dyan, is nakasama po ako sa travel incentives ng empowered consumerism. Libre po yan. Apat na araw po kami doon sa Hong Kong. Ito po ay matagal ko na pong itong pinapangarap. So natupad po siya after 2 years. Diba? Ang saya. So, yan po guys. Naramdaman ko po dyan na yung time freedom. Hindi ako pumupunta kami sa abroad para para mamasyal. Hindi po magtrabaho. Kaya ang saya-saya. So after that, hinata ko po yung business. Ito. And then, nakasama din po ako sa travel incentives ng local travel sa Palawan. So, apat na araw kami dyan. Libre po yan ng empowered consumerism. So, napakasaya kasi ang dami namin dyan. 200 plus na distributor. And then, next is nakasama din po ako sa top 500 ng buong empowered consumerism at naging top 38 ng GLIM project. So, ang saya kasi dati, sa school, wala akong award. Pero dito sa Empowered Consumerism, mayroon tayong award. Pag mayroon kang award dito, sigurado akong yayaman ka. Okay? So next is, after 2 years na ginawa ko po yung Empowered Consumerism, nahit ko po siya 1 year to 2 years lang. Ito, Millionaire Circle Club. So noon pa man, pinapangarap ko na to na ano kaya yung pakiramdam pag andito ka sa pagiging millionaire circle. So, ang saya kasi yung pinaghirapan mo, nakamit mo na. So, hindi ko ma-express yung kasiyahan ko dito. Kasi, alam mo yung tipong ano, marami mga problem na dumaan sa buhay mo. So, ginawa mo pa rin yung business kahit nahirapan ka. So, ang saya sa pakiramdam. After that, 2019 is ito po yung first cheeky ko. Naglabas po ako ng more than kalahating million. So sa buong buhay ko po sa abroad, hindi po ako nakahawak na ganitong kalaking pira. Kasi alam mo naman yung pagiging OFW is yung sildo mo is dumadaan lang yan sa ATM machine. Diba? Wala akong nahawakan, hindi ko naramdaman kung may pira ba ko, wala. Pero dito sa Empowered Consumerism, 1 year lang hinataw ko, ito ang kinita ko, more than kalahating million. Diba? So ang sarap sa pakiramdam. So after that, after 1 month, paglabas na ng chiki, ito yung alam ko matagal na ako nangarap ng ganito. So noon pa man sa bansang Korea ko, hindi po ako nakabili kahit isang gulong. Ito, apat na gulong ang binili ko, di ba? So ang sarap sa pakiramdam. Matagal ko na ito pinapangarap. So dito lang pala sa empowered consumerism sa business, matutupad ang lahat ng mga yon, di ba? So nakaka-inspire lang kasi nung paglabas ng sasakyan, is talagang tulala pa ako dito, di ba? Di ako maka
ultimo makangiti, di ba? Mahirap ako makangiti kasi hindi ko akalain na sa isang iglap is within 2 years lang nakuha ko po ito. And then, siyempre, pangarap ko po is makapag-travel kasama yung sasakyan. So, from Manila to Mindanao, nata-travel po ako. Yan po. So, ang maganda lang dito is pag meron kang sariling sasakyan, pwede kang mamili, pwede kang mag-bus, pwede kang makapag-travel na dalawa yung sasakyan mo kasi hawak mo yung oras mo. Diba? And guys, bago po tayo mag-proceed sa pag-usapan natin, gusto ko lang pong itong i-explain sa inyo ng konti. So, meron po tayong apat na paraan para ito po yung cash flow quadrant. Apat na bagay na nagagaling yung income natin. So, dito sa letter A at saka sa letter A sa left side, ito po yung active income. So, sa letter A, ito po yung employee. So, ang employee, ito po yung mga taong inaaral yung maging gusto. Example, guro, di ba? So, kailangan nilang pag-aralan yan. So, nag-buwis sila ng maraming oras, maraming ilang years para makuha nila yung kurso na yan. Para pag after ng pag-graduate nila is magkaroon sila ng magandang trabaho. Kaya sabi ng nanay mo na, anak, mag-aral ka ng mabuti para makapagtrabaho ka. Diba? Yun ang naka-mindset sa atin. So yan po yung mga employee na yan. Yan po yung walang time sa family, hard work, walang time magsaya o walang time na tawag dito, na gumagala kasama yung mga family, kundi lang time nila. And then, fix yung salary. Meaning to say, kung gusto mong kumita ng malaki, is kailangan mo mag-overtime. Diba? Kahit gano'ng kapakatagal dyan sa trabaho mo, abot ka pa ng 10 years, 20 years, pero yung sweldo mo, fix pa rin yan. Diba? So, walang magbabago sa buhay mo. So, yan. So, sa baba naman itong letter S, is ito po yung mga self-employed. Meaning, ito po yung mga solo actor. Diba? Solo actor. So, meaning to say, yung mga doktor, yung mga attorney, diba? So yung mga doktor, pag wala kang client, wala ka rin kita. So ito yung mga tao to, medyo mas okay yung sitwasyon nila, medyo mas malaki yung sahod nila kaysa employee, diba? So sarili lang nila yung puhunan. Pag magkasakit ka, pag wala kang trabaho, wala kang kita. No work, no pay. So ito po yung side sa left is wala pong leverage system. Diba? Hindi po sila nag-leverage. Pag tulog sila, wala silang kita. So dito naman tayo sa passive income. Itong letter B, dito po nabilang yung empowered consumerism, ang business owner. So ganun po siya, ang mga tao dito, nagtatrabaho, kasama yung mga grupo. Diba? Ito is habang tulog ka, kumikita ka. Kasi nag-leverage ka. Diba? So sa baba naman is letter I is investor. Ito yung mga tao na may yung mga malalaking mga negosyante, yung mga mayayamang tao nag-invest ng malaki. Example, Jollibee. Ang Jollibee, kailangan mo lang ng kailangan mo ng 40 million makapag-invest ka na. Diba kung ano meron ka noon, pwede kang mag-invest. So, meron to say, yung pira ang pinapagalaw nila at marami silang mga trabahante. Diba kahit tulog sila, kumikita sila. So, sa bandang right, ito po yung mga tao na may mga time freedom. Diba? Hawak nila ang oras nila. So, marami silang oras sa family nila. So, ngayon guys, is ipaliwanag ko po sa inyo kung ano ba talaga yung empowered consumerism. Ito yung negosyong patok ngayon. Negosyong patok sa mga OFW. Kasi kami dito, mga OFW na nag-full time, kahit lockdown guys, kumikita po kami ng 100,000 since the March, April, May, marami sa atin ang nawalan ng trabaho. Pero dito sa empowered consumerism, nagulat ako kasi kumikita kami ng 100,000 per month. Diba? Ang iba nga, 300,000. Ang iba, 800,000. Diba? Ang galing. So yung iba, umasa sa mga ayuda ng gobyerno. So ngayon, itong pag-usapan natin guys is easy. Yung empowered consumerism. Ang empowered consumerism is 14 years company, 8,000 plus created, 8,000 plus millionaires, and nag-create po siya ng 2 to 3 millionaire every week. Diba? So marami ng pinapayaman. So ang
So ang layunin nitong kampanya nito is matulungan tayo para makuha natin yung mga pangarap natin. So next is ito po yung may-ari ng Empowered Nutrition Medicine. Isa po silang Pinoy. So ito po si Doc Ed Cabantog, isa pong doctor by profession, si John Raymond Jan Aspirin sa right side, sa left side. Isa po siya PT, physical therapist by profession. And next is si Francis Miguel, engineer by profession. So ang ito po is napakaswerte natin kasi itong kampanyang ito is layunin nila is matulungan tayong lahat para makamit yung pangarap natin sa buhay. So, yun guys. So, next is ito po yung mga award ng ating company. It's been 14 year already. So, marami na tayong pinatunayan yung mga products natin, yung system natin, tested and proven. So, ito po yung mga award natin. So, ang dami na. So, di ko na po isa-isahin. So, pwede nyo i-research doon sa internet. Nakikita nyo doon kung ano yung mga award ng Empowered Consumerism. Yan po guys. Next is world-class products. So, ang kampanya po natin is world-class products. So, pasensya na sa picture, mukhang hindi world-class. Hindi po napasama yung ibang products. So, magtanong lang po kayo sa mentor na nag-invite sa inyo sa about sa products. Kasi pag isa-isahin po natin yan, siguro abot tayo na hanggang bukas yung mga benefits niyan. Okay? So, yan po guys. Marami pong products niyan. Assorted po yan. May mga beauty products, multi vitamins. Yan po. Meron dyan pang kontra virus, pang COVID-19. Okay? And next is, ang products po natin is world class. So, nanggagaling po yan sa ibang bansa. Sa multi-billion company. Yan po. So, Nature's Way, na 50 years na po, na gumagawa ng mga products. And then po yung Wider na nasa USA, California ang gumagawa ng brands natin. DSM nasa Europe. At ang AMS Life Science nakabase in Japan. Doon po nanggagaling yung ibang beauty products natin. Ang isa is yung bago is Natural Life sa South Korea. Doon po nanggagaling yung Curelift at Ultra H2. Yes. Diba? Ang ganda ng ano natin kasi it's a multi-billion company. So, nakaka-proud. Okay? So, next is paano ba makapag-umpisa dito sa Empowered Consumerism? So, simple lang. Kailangan mo lang bumili ng package. Ang package po natin is nagkakahalaga ng 8,999. Pero sabi ng iba, ang mahal naman. Guys, mahal po yan pag gastos. Huwag ka pong titingin sa gastos lang. Titingnan mo kung ano yung balik sa'yo. Okay? Isa-isahin po natin para maintindihan mo. Pag bumili ka ng package, ang makukuha mo po is 13,000 to 15,000 worth of world-class products. Diba? So, pwede mo siyang ibinta. So, ang babalik sa'yo is 13,000 to 15,000 na ano kita. Diba? Bawing-bawi. Sa products pa lang, bawing-bawi ka na. And next, pangalawa is meron ka pong 200,000 na personal accident insurance. Diba? Sino may gusto nito? Taas ang kamay. Oh. Huwag niyo po pangarapin yan guys. Kasi yung 200,000 accident insurance is kung mawala kayo sa mundo. Hindi mo rin matatanggap yan. Makakatanggap na yan nung yung family mo. Diba? 200,000. Okay? So under po na insurance, kung makagat ka po ng aso, yan po, under po yan ng insurance, bibigyan ka po ng company ng 10,000 para panggamot, pag-inject. Okay? Pero, pag kinagat ka ng asawa mo na dahil sa ikaw ay manluloko, so wala na pong insurance yan. Diba? Kayo na po bahala. Next is free medical check-up. Pag ikaw po ay member, may free ka po na medical check-up sa office. Magdala ka lang po ng ID at magbibigay sila ng magre-refer po sila ng tie-up clinic na tie-up ng Empowered Consumerism. Libre po yun. Next is free Kajuk Pulse certificate. Pagpunta mo ng office, magdala ka ng certificate. Diba? So sabihin mo, Doc, may problem ako, iniwan ako ng jowa ko. I-check mo yung heart ko. So yun, i-check doon sa office, sa doktor, yung heart mo, kung weak ba yan or okay pa. Okay? Next is 5 transferable scholarship. Dito po is meron po tayong 10% to 100% discount ng tuition fees.
So meron to say, pwede mo siya i-transfer sa kamag-anak mo, sa kapitbahay mo, sa friends mo, kasi transferable po siya. O pwede ka pong mag-inquire sa pinakamalapit na city, kung saan ka, pinakamalapit na school. So, ang requirements po nito is kailangan yung anak mo is makatungtong ng 75%, 75. Okay? O, wag lang yung 74, ha? 75 pataas. Diba? Makakatapos din yan. Okay? Next is yung web page DTC. Meron po tayong Distributors Tracking Center. So, dito mo malalaman kung dito mo ma-monitor yung income mo. Pwede mo i-login din kahit dyan ka pa sa abroad. I-login mo lang yung account mo para din Facebook. Diba? I-login mo, makikita mo din kung sino yung downline mo, kung magkano yung pumapasok sa na commission mo, at ilang account ka na, lahat doon makikita mo. Okay? So, next, meron po tayong ETM account. So, itong ETM, meron po tayong daily payout system. So, pagka incast mo ngayon, kinabukasan, makukuha mo na yung pira mo sa banko. Okay? So, ngayon, meron tayong bagong ETM card, yung tinatawag na EC. So, ganyan to say, pag mayroon kang commission ngayong oras na to, diba, ngayong oras, meron kang pumasok sa'yo ng 1,000 o 1,800. Okay? Pag incast mo niyan, within 5 minutes, andun na po yan sa ETM mo. Di ba, power? Di ba, sa ibang company, wala yan. Dito lang yan sa empowered consumerism. Within 5 minutes, makukuha mo na. And next is 55% to 50% lifetime discount. Pag ikaw po yung naging member, mag-i-indent ako sa discount ng mga products kung ikaw ay user. So, next is free Sodexo. So, dito, pag tumatagal ka, meron ka pong free Sodexo. Pwede mo siyang gamitin pambili sa SM, sa Manginasal, sa Jollibee, pwede mo siya gamitin. And last is free travel incentive. So, yun pong kanina nakita mo na meron akong travel sa Palawan, sa Hong Kong, galing po yan sa free travel incentive. Diba? Imagine mo guys, this 8999, maraming mga benefits. Diba? Ilang beses ka na ba? Ilang beses na ba dumaan yung 8999 sa kamay mo? Pinadala mo sa anak mo? Sa birthday, sa party, kinabukasan, wala na, nga. Diba? Dito, pwedeng mabago ang buhay mo. Yan. So next is, ito po yung mga option ng products. Assorted po ito. Meron po itong beauty products at mga multivitamins. Kung gusto niyo po pang protection sa antivirus sa COVID-19, meron po tayo dyan. May pintas po tayo. Katulad dito, pintas. Pang antivirus. Yan po, mamili lang po kayo dyan kung alin ang gusto niyo. And, paano ba kumita dito sa Empowered Consumerism? Madali lang po. Meron po tayong tatlong kitaan. So, una po pong i-explain sa inyo itong retailing. I need to say, pwede ka po magbinta-binta. So, mag-enjoy ka po sa 25% to 50% ng ating mga products. Example, itong C24/7. Pag binili mo to sa office, 990. Pwede mo siya ibinta ng 1,320. So, magkano yung tubo mo? Magkano yung benefits mo? 330. Paano pag makabinta ka ng 10 sa isang buwan? Diba? Kasi mahilig ka magbinta kasi busa ka, ganun, diba? So, makabinta ka ng marami, kung mahilig ka magbinta, yung pagiging tismusa mo, magagamit yan. Okay? Yung madali naman magbinta. Example, yung friend mo, naligo, diba? Tapos, ginamit Mr. Clean. Okay, introduce mo yung sabon natin na deep cleansing. Diba? Yung isa, yung toothpaste niya, asin. Iyan mo yung toothpaste natin, i-introduce mo. Diba? Madali na magbinta kasi yung products natin, ginagamit ito araw-araw. Diba? So, sabi naman ng iba, paano yan, partner? Mahihain ako. Diba? Di ako marunong magbinta. O di, dito sa binta-binta is wala po itong kuta. Okay? Walang kuta. So, kung ayaw magbinta, di, okay lang. So, doon tayo sa inviting. So, dito naman yung pangalawa, kitaan is inviting. Pag maka-invite ka po ng isa sa left, isa sa right, bibigyan ka ng company, magbibigay sa iyo si Empowered Consumerism ng 300 katao. 700 direct referral bonus. Okay? Invite ka sa left, sa right, kahit saan dyan, guys, basta ikaw yung sponsor, makatanggap ka po ng 700 pesos from company. Paano pag sa isang buwan o dalawang buwan, makapag-invite ka ng 10? So lahat yan, bumibili yan ng global packages. 10 global package. So makakatanggap ka po ng 7,000 pesos. Diba?
ang lupit. Eh, paano pag after 3 months, naka-invite ka ng 20 katao? So, yan, bumili sila ng global package. So, meron ka pong 14,000 pesos. Ang laki, di ba? So, habang OFW ka, nag-invite ka, yung pira mo dito sa account mo, may ipon yan pag-uwi mo. Tama? Okay. Ito na po yung pangatlo. Dito sa pangatlo is, lagi kami kinikilig kasi ito yung magpapayaman sa'yo. Okay? Pakita ko sa inyo. Ta-da! Ito po yung batch sales bonus o yung pairing bonus. So, pag ikaw yung nag-join dito, mag-invite ka lang dalawa. Isa sa left, isa sa right. Pag ma-detect ng computer at nakita na empowered consumerism na may tao pa sa left, may tao pa sa right, bibigyan ka niya ng 1,800 pairing bonus. Okay? Magbibigay siya ng commission na 1,800 pairing bonus. Eh, paano yung downline mo sa baba? Yung partner mo sa baba? Sa left, sa right, mag-invite din ng tig-dalawa. As long as meron ka pong pairing, pag ma-detect ng computer, may tao ka sa left, may tao ka sa right, kahit hindi mo yung kilala, kahit tulog ka, kahit may busy ka sa trabaho, basta yung dalawa nagtatrabaho para sa'yo, nag-invite, magbibigay si Empowered Consumerism ng tig 1-8. Diba? Napakaganda ng ating sistema. Diba? So kayo, huwag mong tagalan mag-join ha. Kaya ito yung magpapayaman sa'yo guys. Tandaan mo yan. Next is, ipakita ko po sa inyo guys ang chart dito na pwede kang kumita ng 4 million within 1 year. Sa isang account lang ha. Sample. Dito sa chart natin, nag-join ka noong January. Okay? Nag-join ka sa January. Nag-join ka. Nagka-invite ka ng isa sa left, isa sa right. So may peering ka na 1,800. Okay? Pagdating ng February, ikaw at saka yung partner mo sa baba, tinuruan mo, di ba? Nagturo ka, "Oy, friend, mag-invite ka rin ng dalawang tao, mag-refer ka din ha." Tapos yung kabila din sa right side mo, nagre-refer din, take dalawa sila. Okay? Dalawa yung right, dalawa yung left. So nagpe-peering ka doon, dalawa yung peering mo. So magkano yung kita mo? 2 times 1,800 is naging 3,600. So, di ba? Yung apat na yun, after 3 months, naturuan natin ng kumuha din sila ng tig-dalawa. Di ba? Tig-dalawa. So, nagiging 60 na after 4 months. So, ano yung nangyari? So, 8 yung pairing mo. 8,000 or 8 times 1,800 is naging 14,400. Di ba? Ang saya. So, pag masunod mo ang sistema na to, guys, after 1 year, yan, 12 months, di ba? 1 year. Pag masunod mo yan, may kita ka dyan na 4 million. Di ba ang saya? So sa 8999 mo, ito yung magiging outcome. Ito yung magiging mangyayari sa'yo. So yung iba, ay partner, di ko kaya yan kasi busy ako sa trabaho. Okay. Ipagpalagay natin, 2 to 3 years from now, ikita ka ng 500,000 sa tulad ko. Di ba? Di ba malaki na yon? Kasi mostly sa mga OFW, pag uwi nila galing ibang bansa, kahit 20,000, mahirapan sila mag-ipon. Kasi padala ng padala. Ito, dito sa Empowered Consumerism, pag isabay mo to, hindi naman masama ang magkaroon ng extra income. Diba? So, pag ikaw ngayon, first month ka pa lang dyan sa abroad, isabay mo lang yan, abot ka ng 2 years, so yung pira mo dito sa Empowered Consumerism is lalaki at lalaki yan. Diba? 3 years from now, meron kang 500,000 o kalahating bilyon. Lalaki na nun, guys. And, one account pa lang yan. What if, kumuha ka ng maraming account. Ang one account po natin is starter. At pangalawang account, tatlong account is entrepreneur. Pitong account is international. Okay? Pag kumuha ka po niyan, magkaiba po ang kitaan. Ito, pakita ko po sa inyo. Ha? Yan. Pag one account ang kukunin mo, per month po ay pwede kang kumita ng 1 million. Okay? Pag tatlong account ang kinuha mo, pwede kang kumita ng 3 million within 1 month. Okay? Pag pitong account, pwede ka pong kumita ng 7 million. Diba? 7 million ang kikitain mo. So, mamili ka lang po dyan kung saan ang gusto mo. Sa slow or fast. Diba? Saan ang gusto mo? Mabilisan o slow? So, ikaw na po ang mamili dyan. Okay, guys? And next, ito po yung pinaka the best sa lahat, guys. Ang 15 accounts. Kasi, take note, walang yung mayaman na naka-one account lang. Ang totoo yan, walang yung mayaman pag one account ka lang. Walang umuwi na OFW
pag nakawa na count ka lang, lahat kami dito naka 15 heads. Okay? So magkano naman yung 15 heads? Ang invest mo lang is 134,985. Itong 15 accounts na to, kung mabigat sa'yo, pwede mo ito buuin within 1 year to 2 years. Kaya mo yan. Diba? Pag isang bagsakan, medyo ano tayo, medyo mahimatay tayo kasi malaki. Pwede mo siyang buuin. So, ito yung capital niya, 134,985. So, ang balik niyan is nasa 235,400. So, ano-ano ang mga to? So, pag in-code namin sa'yo, meron ka makukuha automatic yung return of investment, yung 40,000 pesos 400. So, yun ang makukuha mo sa account mo. And iba pa yung worth of products na 195,000. Diba? Sobra pa yung nakuha mo sa na puhunan mo dito na 134,000. Sobra-sobra ang balik. Diba guys? So, ito is pang lifetime na to. So, yun po yung guys, ang pinaka-the best is kunin mo po yung 15 accounts. So, ito yung tanong ko sa'yo. Gusto mo ba na mabago yung buhay mo, kabayan? So, ang sagot ko sa'yo, wala magbabago sa buhay mo pag wala kang mabaguhin. Okay? So, ang point ko doon, kung ikaw ngayon ay isang OFW, okay? Kung ikaw ngayon ay isang OFW, pag na-invite ka ng mentor mo dito sa Empowered Consumerism, huwag ka pong magduda, pag-aralan mo po yung business, pag-aralan mo, habang bata ka pa, habang nasa abroad ka pa, habang kaya mo pa, pwede mo itong isabay habang nasa abroad ka pa. Kasi sa panahon ngayon, kailangan natin ng extra income. Hindi naman masama yung extra income. Ang masama, yung wala kang ginagawa. Diba? So, marami sa atin, ang ganito yung rason. Okay? Paalam mo na sa asawa. Kung mangutang ka sa kapitbahay mo, sasabihin mo, huwag mo ipaalam sa asawa ko ha. Diba? Pag sa business, wala akong time dyan. Hindi ko ano yan. Diba? Magagalit yung asawa ko. So, ito guys, alam nyo guys, pag ganito yung mindset mo, kalimutan mo na yung pangarap mo na magkaroon ka ng sasakyan, magkaroon ka ng bahay. Kasi, ang tips ko sa'yo, sumama ka sa mga taong positive, huwag kang sumama, huwag kang makinig sa mga taong negative. Gumawa ka ng paraan para makasali ka dito. So, yung iba naman, hindi ko linya yan. Kapatid, alam kong hindi mo rin linya yung pagiging OFW. Tama ba? Kasi ako, based on my experience, hindi ko talaga linya yung pagiging OFW. Wala akong choice. Ba? So, natapos ako ng teacher, pinaaral ako ng aking tita. So, ilang taon yung binuhos ko doon? 4 na taon. Pero di ko rin natuloy kasi di ko linya. Di ko linya yung pagiging guro. So, doon ako sa pagiging OFW. Kasi marami akong nakita sa mga kamag-anak ko na OFW, na nagbago yung buhay, na kasi ibang bansa, doon na nakatira. So, parang ano ba? Parang so, ito yung nilinya ko yung Empowered Consumerism. Okay? Yung iba naman, dito pala. Dapat ikaw ay isang OFW ngayon, titingnan mo yung tao na ahit sa'yo. Okay? Kung ikaw ngayon, bago ka pa lang dyan, so makinig ka muna sa ano, makinig sa nakatanda o something na may alam. Kasi kung nakita mo yung tao na OFW din na walang nangyari, mag-iba ka na ng ano, linya. Diba? Iba ka na, maghanap ka na ng ibang business kasi ang OFW is not a lifetime job, di ba? Darating ang time na makakauwi ka talaga. So pag-uwi mo dito, kawawa yung pamilya mo at babalik ka pa din sa abroad, di ba? So yung iba naman is pag-iisipan. So guys, wala pong mayaman sa pag-iisip kasi kung dati nag-join ako dito 2014, nag-iisip ako. Sabi ko, ano ba ito pinapasukan ko? So, 1 year po ako nag-stop, nag-isip, di ba? Pero 2016, doon po ako nagiging active. So, meaning to say, kung mag-isip lang na mag-isip, pag wala kang ginagawang action, walang mangyayari sa buhay mo. Kailangan ikaw yung gumawa sa kapalaran mo, di ba? Maaring ikaw, kontento ka na ngayon, pero paano naman yung mga anak mo? Di ba? Yung family mo, happy ba sila ngayon? Di ba? Yung iba naman, walang time. Di ako maniniwala yung iba is walang time. Pag merong pag gusto, merong paraan. Kasi yung iba kasi nakikita ko na TikTok, ba? Kasi itong business natin is more on Facebook. So, may time ka kahit man siguro gagawin mo 2 to 3 hours a day, ba?
Yung scam, yung iba naman na palaging sinasabi, scam yan. Meron namang scam na company. Pero itong empowered consumerism is 14 years already. Diba? Kung scam yan, so siguro napapansin na ng gobyerno yun. Diba? Makukulong na yung ano, tawag dito, mag-close na after 2 months, 3 months. Pero tayo, tayo yung number one ngayon. Diba? Maraming kumikita, maraming mayaman. It's 14 years already. Okay? So, dito, pag wala kang ginawang action, guys, ito yung mangyayari sa'yo. Puro resibo. So, ang ibig kong sabihin, ngayon, kung nalaman mo ang kagandahan ng empowered consumerism, ipiin mo na yung mentor mo na nag-invite sa'yo, sabihin mo na, mentor, mag-join ako. Kasi pag hindi nyo ginawa ito, guys, marami ng mga OFW ang umuwi dito na nalungkot. Kasi pagdating nila sa Pilipinas, mahirap pa rin sila. Wala pa rin pagbabago sa buhay. So, kailangan mo itong subukan, huwag kang matakot sumubok kasi habang bata ka pa. Okay? And next, ito po ang importante. Yung pira, guys, is madaling kitain, pero yung time ng family mo, mahirap. Kasi I remember dati sa nung nasa Korea ako, di pa ako nakasali sa empowered consumerism, within 10 years, maraming nangyari. Una, yung mama ko andon. TNT na yung mama ko, di siya makapauwi. Maraming nangyari. Namatay yung lula ko. Yung mama ko nalungkot. Yung isang lula ko pa, namatay pa. Yung after 1 month, yung kamag-anak ko, yung tita ko, namatay. So, ibig ko sabihin, walang nagawa yung mama ko para sana, nung buhay pa yung lula ko, sana nasabihin na niya na lula, mama, papa, salamat sa lahat. I love you. Diba? O, pag yan nangyari sa pamilya mo, na ganyan yan, ang buhay hindi na po siya babalik. Diba? Kailangan habang buhay pa yung mga magulang mo, yung family mo, kailangan hatawin mo na yan, hatawin mo na ang empowered consumerism para makauwi ka na ng mas maaga sa pamilya mo. Diba? Ang sakit kaya na dati gusto kong umiyak pero pinigilan ko eh. So yung mama ko, hindi naman siya makakaano, wala siyang magawa kasi wala siyang pera pag umuwi. Pag umuwi siya, hindi siya makakabalik sa bansang Korea. Diba? Ang hirap nun. Ang iba, namatay ng pamilya hanggang video ko lang. Nakikita yung kabaong doon na sa video. Yak-yak na lang. Diba? So huwag mong hintay na mangyari sa iyong kabayan. Kailangan mong subukan ng ganitong opportunity kasi dito talagang magbabago ang buhay mo. So yan po yung pamilya ko, guys. Pamilya ko sa Mindanao. So yung dalawang bahay po niyan is di po kaya ng mama ko na siya mag-isa. So habang doon ako sa abroad, di man kami nagsama ng mama ko kasi maliit pa lang is nahiwalay na po ako. Doon po ako sa lula lumaki. So yung mama ko, siya po yung nag-sacrifice sa amin lahat. So nung nasa Korea pa ako, from the start na nagtrabaho ako sa Korea, binuhos ko po dyan yung panggastos. Ako po yung gumagawa ng bahay. Nagtulungan kami kasi gusto kong iparamdam sa mama ko yung pagmamahal ko sa kanila. Okay? Kahit mawalan ako ng ipon, pero yung pagmamahal na yon is minsan lang yun, guys. Habang buhay pa yung mama ko, yung papa ko, yung family ko, gusto kong iparamdam sa kanila na mahal na mahal ko siya. Kaya pinagawa ko po yung bahay na yan kahit wala akong ipon sa bansang Korea. Diba? So ngayon, andun na yung mama ko, nakauwi na noong January before lockdown. So, nung umalis yung mama ko sa bansang dito sa Pilipinas, 45 years old, bumalik sa Pilipinas, 65 years old na. Imagine mo, diba, sa tagal ng panahon, ang Korea, malaki ang sahod doon. Eh, ikaw dyan sa yung mga dates natin sa Saudi Arabia, magkano ng sahod dyan, mga 20K. Kaya kayo, huwag kayo magtagal dyan. Diba? So yan po, nagkasama na po sila sa papa ko, na mga 70 years old. So at least, nakita sila, diba? Bago yung oras nila. So ngayon, masaya na sila doon. So nasa isang bahay po sila, guys. And last, dito po tayo magtatapos. So, kung makita nyo ito, guys, kung totoo, year 2021, so siguro isa ka sa mawalan ng trabaho. Okay? So, wag mo paabutin ang year na to na mawalan ka ng trabaho, makauwi ka sa Pilipinas, at wala ka pang ipon. Ngayon pala, mag-decide ka na. Lawakan mo yung pangarap mo sa buhay. Kung gusto mo na makabili ka ng sasakyan, makabili ka ng bahay, bago yung family mo, pati yung sarili mo, sumali ka po sa empowered consumerism kasi ito po yung sagot sa kahirapan. Okay? Kung ikaw dito, mawala ng trabaho, ano yung gagawin mo? Ngayon, COVID-19, di ba? Paano naman pag meron tayong darating na COVID-20?
COVID-21. Ano yung gagawin mo? Di ba? Isipin mo yun. Walang makakalam. Di ba? Hindi ka natin alam kung itong COVID-19 magtagal ba ito eh. Wala nakakalam yung COVID-19 kung gaano kalala. Di ba? Marami na wala ng trabaho. Maraming mga negosyante na lugi. Nagsara yung company. So ngayon, huwag mong sayangin yung time mo habang dyan ka pa sa abroad. Kasi hindi lahat ng oras suwerte ka dyan. Minsan yung amo mo, siguro tutupakin. Diba? Ano ka dyan bigla? I-kick out ka bigla sa amo mo. So, kailangan mong sumali dito sa Empowered Consumerism para mabago yung buhay mo. So, yun lang po guys. Sana po na-inspired po kayo at sana nagustuhan mo. Alam kong nagustuhan mo yung Empowered Consumerism. So, ipiin mo na yung taong nag-invite sa'yo. Sabihin mo, mentor, bukas mag-join ako. Gusto ko mabago ang buhay ko. Okay? So, yun lang guys. And more power. And salamat sa Jilin Project Council, Jilin Community. Thank you po. Dahil nagbigay po kayo ng chance na mag-share ako dito sa live. First time ko pong mag-zoom. Kaya pasensya na po. Yun lang guys. At maraming salamat po. Bye-bye. And salamat po sa viewers natin. Thank you po sa lahat. Thank you. Sana po na-inspire po kayo. And maraming salamat. Ayun. Next time ulit. Bye-bye. Thank you.